dito na ito. Ang dalawa mo natin ang pahit ng pinagalanan niya. Ang mga pabilis ay napagawa na ito kasusunan. Ang sa paglapas ito ng mga. Kung si Kristo namatay tungkol sa tama sila, sumala sa kasulatan. Kung sa aming mga sulitin na ang nila kita, hindi ka lang ng tumasa. Ang ating unang pagbasa, kinutlo sa
Unang Pedro, Kapitulo 1, Versikulo 13, ngadto sa 25. Naguluhan kini, usta patawag anang sa balaan ng pagkinabuhi. Pulong nagka na yun. Busa ang dama ninyo ang inyong mga salbutan. Magpangayo kamong panimuon, uglaumit ninyo sa higpit ang grasya na ihahatag ka ninyo yung panayagunya ang Jesucristo. Ingon ng mga anak ang simultanong, ayaw na kamong pagpahibiyon sa mga pangibog, kaniha pa ninyo, kaniati sa panahon na wala pa kamoy alaman. Apat na ingon na balaan man siya, pinagtawag ka ninyo, pinahanglan ka mong usap magpabalaan sa tananidyong pag-awi. Kaniwan sa inisulat, kinahanglan ka mong magpabalaan, sanglit ako balaan man. Ukon siya pinatawag man ninyong maamahan, siya ang maoy magahubong sa matag sa kataw, sa walay kinalabi, sumala sa iyong binuhatan, nang panagawi ka mo upang sa kahadlong, sulod sa panahon, sa inyong panipuyo, ibon nga mga lumuluong bindi sa yuta. Kamu siya sayon na gigan sa walay inundan na panggawi, na inyong napanunod gigan sa inyong mga ginigayan, kapong itubos. Dili pinaagi sa mga butang madugta, ingon sa salapi o gulawan. Kundili sa bilirong tugo ni Kristo, na daw sa aling karnero nga walay buling pupugaw. Siya kitagalan ng daan, alang niinig, bisan sa wala pa ang pagkabuhat sa kalibutan. Apan niinig kaulahi ang mga panahon, siya kapadayan na tumod ka ninyo. Pinaagi ka niya kamo na nagsalig sa Diyos na nagbanihong ka niya, gikan sa mga patay o nihatag ka niyang himaya, na tumod ni Ana ang inyong pagsalig o paglaong ang naaagi ay sa Diyos. Sa naulay ninyo ang inyong mga kalag, pinaagi sa inyong pagkamasuntanan sa kamatuuran, anang sa matuon ng pag-ibugmaay na binagsuon, kinahanglan sa kinisikasing mag-ibugmaay ka mo ang usasa-usa sa mainiton gayon. Kamugi ka anak, pag-usap, dili sabihin ka malunod ra, kundi sabihin na walay pagkalunod, pinaagi sa buhi o nagapadayong pulong sa Diyos. Kaya ang tanang pagkatao sama sa tanaman, ugang tanang kaanyan niini sama sa bula sa tanaman. Ang tanaman malaya, ug ang kabulakan mapula, apan ang pulong sa Ginoo, magapadayon hangtod sa kahangturan. Kining pulunga bawang maayong balita, nga gikawali kaninyo, mo kini ako ng pagbasa. Thank you.
Nagluluhan kini ang sambingay mahitungod sa bali. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Dalang Espiritu Santo. Nagayon, ang paghari sa Diyos sama usap sa usa ka bali nga gitaktak dito sa dagat o nakakuha sa tanang matang sa isa. Ining kapuno na nini, birahon kini sa mga mananagat ngadto sa baybayon. Manglingkod sila aron magpili sa isda. Ang mga mayong isda isulod nila sa ilang mga sudlanan ugang walay pulos ilang ilabay. Mausap kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muandi ang mga anghel aron ilain nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo. Unya itambog nila mga dautan ngadto sa hudno nga nagdilaab. Dito maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. Kini mao nga to ang ebanghelyo. Una sa tanan, atong pagyupo sa tuang buhi nga Diyos, Misinong Jesucristo. O, kaninyong tanan, may buntag. Happy Sunday na mong tanan. Salamat sa inyong time. O sa ato ang time, presence na to, higihatag na to, para ihatag sa ato ang Ginoong Diyos, Jesucristo. Karong alamang. Now, ang ato ang ebanghelyo, sambingay siya. Kining pagharik sa Dios. Adunay daghang klaseng pagharik sa Dios nga gihatag dinhi sa balaang kasulatan. Apan kini mao'y isa sa mga example. Example kining may tungod sa bali. Kini bitaw pagpangisda, di ba? Ginagamit man sa mga mangingisda kining bali. Inaani daw usab kining example sa paghari sa Dios. Nga naman tungod kay sa pagpangisda sa mga tao kining normal yung mga tao kining mga isda nagin na sila yung mga pilianan sa pagpamalik kay panahon sa pagpamalik ng Lord kung direkta sa kalibutan panahon sa pagpamalik klase-klaseng mga isda ang ako ang makuha. Di ba? Klase-klase mga isda ang mga makuha. Na yung mga nindot mga isda, na ako yung dili mga maayo. So, inanak po usap ang mga tao. Di ba? Ang purpose na to, karon, nga nang gina-message na to, kining is, paningkamutan na to, na kita nga kinibitong compare sa kining mga nasulod sa bali ng mga isda, paningkamutan na to nga usata sa mahimong mabili ng mga isda. Kining bali nga giingon, pwede sa natin na siya compare sa ang church. Kining atong religion nga ipasangkupan ka, mauni ang bali sa masasambingay nga giingon. Nasulod na ta sa baling. Di ba? Nasulod na ta sa baling. Apan, giingon ka na yung iris pala ang kasulatan, pilianan pa. Bisa na nasulod na ka sa baling, apan, pilianan pa. Maunan, gipaling kamunta na to, musulod ka o simbahan. Gipaling kamunta na to, musulod ka sa tanang giingon sa balaang kasulatan. Aron nga,
mahimo tanga usa sa pinili. Di ba? Dili ta mapit atong isalibay. Isalibay sa linaw nga kalayo. So, kining church isa sa ma-compare nato atong mabaling tungod kay kining atong religion ligko na. Di ba? Ato nang gibarugan. Ato nang gipakita sa tanan kung unsa takalipon sa atong pagtuapan na apay-apay sa uwa. Kini na lang pag kinabuhi nato. Ipakita nato nga pakita nato nga kining ato ang gituuhan dir, ato ang yung mabarugan pinagi sa ato ang pagbinuhatan. Di ba? Kay balik-balik din nato na verse, bisan ganit, nagsampit na kaginoo, Ginoo, dili lamang ka na, dili lamang diha, tutok ang ato ang paglantaw or pagtuo. Tanan nga nagsampit o Ginoo, nagtuo Ginoo, tungkol kay nagsampit sila nga doon ay Ginoo. Di ba? So it means nagtuo na naay Ginoo. Nagsampit o Ginoo, apan, dili na sa kanan, dili sa dira lamang tutok. Di ba? So inaana ang ato ang pagpaningkamot. Kinahanglan nga kining atong pagpaningkamot mulas yun. Kining ito mulangutay yun kanto sa kanturan. Nga kining mga dagway na to kining antan sa wabot magkita-kita ihapon ta, di ba? Sili murag kini pong ato ang church nga ato is pasakupan karon murag mausap niya ato ipakaslan nga giingnan na to till death do us part. So hantod sa kamatayon yun ang ato ang pagpangalagan, di ba? Nindot kayo sa paminawon kung inana paligo ng ato ang pagtuog ng ato sa atong Ginoong Diyos Jesus Cristo. Kay wala pa kabalo kung kanusa maabot ang panahon nga kining pagbalik sa Dios, wala pa kabalo o nangyayon na kinahanglan kanunay kanunay taanggam sa ato ang pagpangalagad. Kay ang ginon yun sa pinadayat, di ba? Ipon yun ang nanimba. Pinadayagod siguro ng ato sa Diyos, ipon ang nanimba o walay labot ang nasagod. Palingkamutan na ito na wala ito sa gawas panahon sa pagbalik sa itong Ginoong Diyos o mapabilit ang sakop sa Church, the Body of Christ. Hindi lamang po dumangako mensahe, hindi kayo ready na ako kikinig. Diyuntay na akong mensahe, nakahatag ako pag-link ko ng pagpasagod. Gikan sa ito, wala akong sulatan. Ako ang ihatag po. Ako ang ihatag sa ito ang officiating priest na si Bishop Alec Avelino Caangay Senior. Salamat kayo, no? Sa inyong amin sa inyo sa paalam sa pag-asit sa kumisunan. Sa ulapan na nagbabas ko, no? Sa itong mga bisita, taga-balo, no? Kapit. At yung isunan na nag-insan yung karoon, mga sa Reverend Morales. Iksunan, hindi pa tayo pansa ito ang mga pangin. Ito ang Monsignor, ako nga tagalupin tayo ng Monsignor. Padayo pa sa ito ang Ebanghilyo. Ang ating Ebanghilyo, kung ang ato po nang pagbasa, itaganan ang daan-alang sa pagkinabuhi at sa pag-awag na luma, mag-inudaan ang pagkinabuhi na ito sa atong palaan na panagpagin ko sa atong Diyos Diyos. Ini sa Biblia, diya sa isulti ni Apostol Pedro, nagyon siya sa atong unang pagbasa. O saan daman ninyo ang iyong sanagutan at maayok ang mas kapalimot mo. Laumi ninyo sa higpit ang rasya nga lihatag ka ninyo. Ini padayagod niya ni Jesus Christ. Sa ato pa, ang minsahe sa kukot, mauna ang katapusan. Inipadayin niya sa atong Ginoong Jesus. Inipadayin niya sa atong Ginoong Jesus to ang mga mataro, iyang lainon, katungkautan, iyahat sa ngayon.
So yung nanahan, susima sa katukulong niya o pagbalik ni Lord Jesus Christ. Itong manikamutan nga ang tawagan ng sa balaan ang dapat pinag-prima dahil nila sa atong kasimbasing, sa atong mga duma, makita sa ato ang kinaiya, nga tawahan nun, yan sa atong pangalagan ng Fusilo. Nag-ingon siya, kay ingon nga nahisulat, kinahanan ka mo magbalaan. Versículo 16 sa unang Pedro. Unang Pedro 1, versículo 16. Kaya ingon nga nahisulat, kinahanan lang ka mo magbalaan sa kita ko. Balaan. O kung siya ka itawag maninyo, nga amahan, siya nga maoy ang malaupong sa mga kasalatapos na katao. So, wala yung pinalabi. Sumala si ingon sa kasulatan. Sa binuhatan na magawi ka mo upan ang lahat mo. Sulod sa panahon na inyong ipaagipang sa inyong pagpanihuyo. Ingon nga lumutuong pipisita. Upan kong kuhaon ang mga punto ni ini, hindi kita mga pamamigot din sa kalibutan. Tumulong mo kita din sa no? Ngayon nag-ingon siya, sa diyan na kita matinudaan ng Diyos pag-alaga sa Panginoon sa Kristo, nag-ingon siya din sa versikulo ng Diyos. Sa naunay ninyo ang inyong matalag pinaagi sa inyong pagkamasinutan ng sa kalaguran. Alam sa matuod na paghigup mo ay magmailagpuson kinahanglan sa kinasinutasi maghigup mo ay ngayon mo. Ang masasasas sa may ito ngayon. Ang ikulo na ito sa atong ilaw sa Kristo, ibigin niya sa mga apostolismo ang mga apostolismo iso na sa araw na ito kining makatalimukan na babasahan. Ang ito na itong i-apply sa atong pinagunin na kinahanlan niyo may kita ang matapusan mag-ibong may sa kaya ang Diyos na nagtawag na ito sa kabalaan, sa kabalaan ko sa atong pinagunin. So, hindi mo sa ino na huwag isulat ko sa mga apostolismo. Wala po na'y makikita sa Diyos na hindi ka magpukli sa inyong kinabuhi. Sa ato ba hindi ka makikita sa Lord na ibalik niya sa inyo? Wani nga, atong paningkamutan, gano'n man. Kamu, diha sa ato pagpanita mo, sa versikulo 23 na yun siya, kamu gianak ako sa bilik sa bintik na malunod na, kundi sa bintik na wala niya pagkalunod. Sa ato ba nga, ako ang kinabuhi sa niya, mahiusan na ni Lord, wala na hindi pagkalunod. Dahil yun siya, pinaali sa kuhi o nagapadayon ng pulong sulos. Ang pulong sa Diyos na atong nagunggan ng nagapadayon sulod sa atong kasimbasin o sa atong mga rona. Kaya niya sa tawhanon niya kinabuhi, naging po siya din sa versikulo 24. Kaya ang tanang, ang tanang pagkatao sama sa tanaman. Ang tanaman, o ang tanang kaanyag ni ini sama sa tulang. Na tanaman. Ang tanaman magaya o ang mga kabulakan magulang. Apan ang pulong sa Dino magapadayon ang pulong sa kapulong. Ini po nga mao ang maayong balita na ligwari. So muli siya ang magpadayon ang pulong sa kapulong. Ang atong kinabuhiusan magapadayon ang pulong sa kapulong ng kita. Magasunod yun sa mga pulong sa atong Diyos Kristo. Siya ang dalan at kapulong ng kinabuhiusan. Ako siyang sundon na pinapusahan niya at pinili sa inyong ipanin niya sa iyong Italy. Na hindi ikaw noon o pagkakuntan ko na ito ipaman kayo ito. Masalakatan na ito ang atong mga kaisunan na rin na nalimba. So, hindi ka italagahan ang usap ko po, no? Kaya ang ikuha na ito ng aming kanibahay ka ng moral 30% na ito. Pero hindi tamahan mo ka na hindi nila na mga nakataon sa kalibutan ng pagsulay, no? Ito mahalo ka na. Kaya natin pagsalig namin sa inyo. May malutang na ang Ginoo, madaling po kayo binigyan ako. Tasayo ka lang sa kung siya itong pangayon, iyan ihatag binigyan ako. Sumala sa buwan ng kursi, versikulo 14. Kung masahon, buwan ng kursi, versikulo 14. Ang may Biblia niya, masahan. Yan ang magsungkol sa Tracy. 1-14, versículo 13, palayan sa Diyos.
isa noon sa inyong pangayon, pinaanin sa angalan, pagkabuhat ng tubig. Aron ang amahan, papasilungan ang yasa. Kung pinaanin sa angalan, mangayon kong bisa noon sa inyong pagkabuhat ng tubig. Bisa noon sa akong pangayon, mga minahal na po na kayo sinunan, hindi na tinuod yun, na musunod sa akong minunod sa Kristo. Sa noon sa akong pangayon, ato na madawat. So yun na na ang isa ng Lord Jesus Christ. Dahil nagsaad kami siya na ang hiha ng mga tulong, ang hina sa iyang mga tatawa na ibutang na diha sa sulod sa ilang kasintasin. No? Isulat na diha sa ato kasintasin. Umasahan ito na sa Hebrew ng Jesus, merciful to this science. Verse 1 Corinthians 3 Ito na nga po ng Biblia. No? Kinsa na taon na po ka Biblia. Verse 1 Corinthians 3 O kamo nagpakita na kamo mao'y usang kasulat nga gihatod namo gikan ng kagusto. Sinulat bili sa mga tinta o bili sa Espiritu sa Diyos na buhi. Bili diha sa papan na bago o bili sa papan sa mga kasintasi ng sabaw. Ang isulat na ko sa itong kasintasi mao ang mga puno sa Diyos. Inisiyan mao ang suko sa Diyos para sa Hebrewano. Jesus versikulo ni si Saiz na iyang mga puno bili na isulat ito sa pato o bili na sa itong kasintasi. At kung pasahan nyo, no? Iprima ng Jesus yung isa. Sige na kung hindi bali. Ang inisya ko yun ang sintro sa atong pagkahiusan sa Dino. Ang mga suko naging mabili. Ang Espiritu Santo sa lansitinsit ang suko. Ang Espiritu Santo sa nagpagpanginatuod ka naman ay tapos siya matalingon. Inimaw ang isa at ang pagkahimuod o balang talita. Tapos niya itong adlaw ang naging mabili. Ibutang ko ang akong mga suko sulod sa ilang kasintasin, isulat kong binibigal sa ilang salubunan. Siya minukang sa pag-ingon ng ilang mga salamat sa iba na hindi ko na ang pag-aibarapan. Dahil sa lihat na kasay mo lang ini, wala na usap, pinahanda na ang halal tungkol sa sala. Tama sa diskurso. Ang suko sa Diyos, ang halal, ibutang sa akong kasintasin. So, wala ka naman isulat sa bato ang pagkaroon na ang halal sa akong kasintasin. Usap itang tanan, naiusan na ito sino, pagkulat na lang tayong malipayon, ibalik ko niya sa ating Diyos. Iyan ang pag-isulat din niya, ang tanan ko ng kabanayan na kasuyuta mo ng pag-ilat, ibalik ko niya ni Lord Jesus Christ. So, naimuhilak ko. Ang yun ang brother and sister, kung muhilak ka sa talipay, ibalik ni Lord, kinanas siya, kuha na ako. Pero muhilak ka kay mahal mo, kung yung nagbilit at ako yung ni Lord Jesus Christ. Pagandaman sa atong kinabuhi na atong pag kinabuhi masubay kayo sa kahayag kasi man ang kahayag siyang dalan o magmaturan o magkilang so para siya makuha ang simpo sa atong pagsigil simpa pag-alaga na po sino kaya atong makapot ang kinabuhi na yun ay isa at nagkanan pasalamat alagin yung tanan tapos sa tanan sa atong Diyos ng taglaho. Kasi nalatag na ito ang kayunan na kita karoon magkahiusa. Dahil salamatan ko na ito ang ato ang pastor ko na wako ko, iwas ng computer. Dahil nagatawag yung talisod, no? Bakuhan niya ito, no? Oo, oh, ano ako mga taiso na, buros ko itong bakuhan na niya, hindi na tatay wako ka. Oo, oh, kaya yung bayan ng wako na yun, hindi na siya bakuhan, wako na hindi na siya. Ang ato pa rin po, bakuhan, no? Oh, iwan ko ko niya yung type. So, palayan ka sa kumulaton. Siguro ako na mong bininang istorya. At itong kamay ko, inuotan siya. Kita ang nalagan sa ito at tubangan sa Diyos. Mga kuwa-kuwa. Kaya yan sa kasulatan, at tumakita na ang pati na yung tao na itong masuko. Kasi tayo na yung isang anong nabati, manimungaw, anong masuko kung kasi tayo na basta rin sa kung taong mabagin din na nakikita din ang mga kapit na mga guwapa o mga guwapa.
Parehas sa isang bulahan, talagang bulahan sa iyo. Sa pagdala
Kalapasan ko, pasan.
Ah.
Kristo ang inapay sa pinabuhi ng kamarayan. Thank you.
kakausin mo pa. Hindi na nag-advoke ka niyo, may layo sa mga sigilayos na nag-agos sa sarkalitan sa mga pulong nilipagin na tawang lamang. Mayroon pa nga lang dito ang itabahanaw ang kanilihan mga puto o aking nalilipagin. Kung saan yung matubing, halimu katawahan na may ulang nalilihan. At tawag sa mga lang na balaan ng mga batong sa ato ka na magpunod sa mga pulong sa mga talukoy ang nakalim mo biyas. Sabat sa patuligan na wala yung kapusan. Kaya ikaw mag-iwan may tuwag kanilihan na matay at magpunod tayo ng labuhi para kung mga tayo ng laban mo. At matapag-awit na mga nagapuyo ko sa mga puto katong kung mapungigan sa taong sa limanan. Pagkatong sumusulamitan sa Panginoon, ako ang matapad ng pagpilapuli. Ang matungkan ako, isang siya mamatay ng muli, kasi ang ganang namuli ko, matungkan ako, ilito kayo ng muli. Sa pataman ko, sa pataman ko, mag-iwan ko kaninyong tanang, yung buhay na putnan ang talaga ng matay ng patalik ko pa po. Ayaw na ibulong ibigan ka ng yabutnan ang talaga ng laas na putnan. Matalungog siya ang ito. Malatang ula, ang nagabuhan ko, ayaw na ako sa patapan ng hausap na muli ko. At kung sa pagkakalang mga usok, kagayon, kanan ang kanan na pangkay kayo ng usap ng Kristo. Ang kanan na nagbuli po sa asya diri, Diyos ang matay ko diri sa mga luli, ang kanan na buli ko. Hindi mo ang paglawang sa mong katawahan at mo nini ang may palitado ang lingkod na ito sa mga patay ang buli sila ng hukman yung sa lawas ng mga tao sila mabuli. Sa Espiritu, ingod na buli ang Diyos. O sa tungod sa iyong ngalan na labing labaw sa kanan mga ngalan yung Sa tatawa
Kaluwas ka sa kalibutan. Kaluwas ka na. Pagluwas ka mo sa sana. Kaluwas ka na. Hindi mong lawas ang tuto ni Cristo naghahatid na ninyo ang itong makakatagunis ko na po yung mga tao. Mga kapawa, pinag ang mabinis at kumalang si Cristo na nasang siyang pinagulit. Tumuro ka lang sa akin. Thank you.
See you.